pizza, buy one take mo sa Pizza Hut. Na 325. Ikaw wala kang 325. Nakakain ka ba ng pizza? Hindi, kailangan mo may 325 ka para makakain ka ng pizza. Diba? Ng Pizza Hut. Okay. So, pero kung wala kang 325, hindi ka makakain ng pizza. Pero merong galanteng kaibigan na sabi sa'yo, magbigay ka lang ng piso sa akin. Magkakaroon ka ng pizza. Diba? Kung magbigay ka ng piso, magkakaroon ka ng pizza. Pero yung piso ba ang kabili ng pizza? Yung ba worth ng pizza? Hindi. Pero dahil yun ang condition niya, magbibigay ka lang ng piso, magkakaroon ng pizza. Nung magbigay ka ng piso, binigyan ka ng pizza. Ganun rin po yun. Yung salvation, hindi worth nun yung nagpabautismo ka. Ang halaga ng yung salvation, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo eh. At yung bautismo, wala sa kalintingan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Pero yung namatay na ito, ang nagsabi sa iyo, na bibigyan ka ng kaligtasan kung ikaw yung papabautismo. At nung nagpabautismo ka, tapat ang nangako, ay magkakaroon sa iyo yung kanyang pangako. Dahil sa kanyang dahil sa kanyang kondisyon. Naintindihan natin yan? Kaya, kaya dapat na kung ano man yung kondisyon na sinasabi nung mismo naghandog ng kanyang sarili para sa ating kasalanan, gawin natin para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Basahin natin ulit at dito na tayo sa 23, sabi ba't pa katatag tayo sa ating mga pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Verse 24, at sikapin natin magkukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ito po yung mga nagbalik loob na sa Diyos. Kung inaasahan, may resulta yung pagbabalik loob mo sa Diyos. Meron ka ng concern sa iyong kapwa. May pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Okay, sabi, sikapin natin magbuka ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig, unang-unang pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Kaya nga, yung sinasabi ko, ay member ng Church of Christ, pero wala ka namang pag-ibig sa kapwa. Kasi nabi sa'yo. Yung hindi gumagawa ng mabuti. Yung salitang paggawa ng mabuti, ang kahulugan niya sa Biblia yung pag meron kang nalalamang dapat tulungan, hindi tinutulungan. Medyo may problema ka. Kasi ang paggawa ng mabuti, yung pagdamay sa pangangailangan ng iyong kapwa. At yun ay sinunod mo sa pag-ibig sa iyong kapwa. Natatanda niya sa 1 John na dinemonstrate ng ating Panginoong Kristo yung pag-ibig. Ibinigay niya yung kanyang sarili para the best interest ng kapwa. Inaasahan tayo na gano'n rin ang ating gagawin. Tapos sa verse 18, kung hindi natin, kundi tayo tumutulong sa ating kapwa, walang pag-ibig ng Diyos. So, synonymous itong paggawa ng mabuti, yung pagtulong sa ating kapwa, synonymous ito doon sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Okay? Kaya hindi mo pwede sabihin iniibig mo ang Diyos na hindi mo iniibig mo ang kapwa. At hindi mo pwede sabihin iniibig mo yung kapwa na hindi mo siya ginagawa ng ng mabuti. At yung gumagawa ng mabuti, yun yung talagang pagpapakita na ikaw ay tunay na alaga ng ating Panginoong Kristo. Kaya kaya sinasabi natin hindi doon sa sign Church of Christ na tayo tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo nananatili sa kanyang salita at yung kanyang salita, magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, magkaroon tayo ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Okay. Verse 25. Okay, at yan yata yung ating nababasa dyan. Nang sabi? Kalimutan. Ayun. Sabi doon, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagkakatipon. Kasi yung pagtupad natin ng pag-ibig sa ating kapwa, yung pagtupad natin ng paggawa ng mabuti, paano natin magagawa yung kung hindi tayo mismo nakikita kita.
ni pag-ibig, kundi naman hindi ko masyadong kita. Nakikita ko lang siya empty. wala na, di ba? Gusto ng Diyos personal na nakikita-kita, nakakakipon-ipon ang kanyang mga lagar. Sa isang lugar, kaya ka tinawag tayong church eh. Okay? At kaya ka sabi doon, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagkakatipon gaya ng ginagawa ng ilan. Okay? Hindi natin masisisi itong sinulat ito na nakalagay doon, mayroong mga ilan na hindi gumagawa ng pagkakatipon. Hindi natin sila masisisi. Bakit? Nasa panahon sila ng persecution. Lalabas ka pala ng bahay pag nakita ka ng Roman soldier, uhulihin ka na, nadaling ka sa Colosseum, ipakakain ka sa liyon, o kaya sisilaglap ka. So, may mga Kristiyanong nawawalan ng ano, ng pananampalataya, na naduduwag. Kaya sa Apokalipsis, di ba, may nakalagay ang mga duwag. Di ba? Maduduwag ka. Paglabas mo ng pinto, andiyan yung Roman soldier, parang dakpin ka, ulihin. Hindi na lang kung lalabas, hindi na lang makikipagtipon. Kaya yun dito, sa panahong panalang nila, meron na mga taong hindi nakikipagtipon. Hindi sila umaati ng mga gathering, hindi sila umaati ng church assembly. Bakit? Naduwag sila. Ha? Pero sa panahon natin, meron mong ganon. Paliban lang, nasa Middle East tayo, may pakikita ko sa inyo mamaya. Sa Pilipinas, walang ganon. Diba? Ang ating konstitusyon ay binibigyan tayo ng layang pumili ng ating pananampalataya.